Yo, what's up guys? Kumusta? Welcome back to our channel, Kalimay Online po. Bago lang tayo magpatuloy guys, shoutout kina Dory Boy Patok, Hill Cortez, Kurosaki Official, Benji Ladika, Paul Lacueto from Cavite. Shoutout din kay Luis Gajardo, Romeo Amor ng Cavite, at kay Federal Post TV Magazine na kay Bro Beethoven Crasco. Please guys, pa-support din ang channel niya at huwag kakalimutan mag-subscribe. Okay po, maganda itong magiging topic natin ngayon, kaya huwag na huwag na maglilipat. Mamaya po, pagtapos nito, pwede na kasi tapos na eh. Siya nga pala sa bago lang sa ating channel. Pagtapos mo daw, pag-subscribe ang aking channel at pindutin ang notification bell for more videos. Ang coin natin ay 2,005 piso, brilliant uncirculated. Kaya kung meron ka ito, importante yung malaman mo ang value nito at makilala mo. Alam nyo guys, dito sa atin, sa Pinas, ang mga 5 piso na talagang hard to find na ay yung mga year 2006, 2007, at 2008. Ayan yan, tatlo na yan dahil kahit ako, wala pa ding nahahanap yan. Nag-abang-abang, mga may maisukli sa akin. Hindi pa naman ako namimili sa ngayon ng mga ito dahil sa hirap ng buhay. Kaya ito, share-share mo na ako ng mga info about sa mga barya natin. Okay, sa akin na di nga pagkakalam ang mga ito ay binibili ng mga coin collector dito sa ating bansa sa halagang 800 to 1,500. Malaki. Kaya kung meron kayo, hanapin nyo lang po ang yung mga website ng mga coin collector sa Facebook at pwede din po ibenta sa eBay. International po yung eBay na yan. Ngayon guys, marami pa din na hindi nakakalam na mas mataas po ang value nito nga year 2005 na ito. Siyempre marami magtatanong bakit ganun. Mas mataas ito nga 2005 sa hard to find na 2006, 2007 at 2000. Ganun po talaga guys, kasi nga po kaya nagiging mahal yan. Mahirap na nga pong hanapin. Siyempre yung mga collector, kung meron sila yan, itinatago nila yan. Pinatataas nila yung presyo. Pag mataas na po yung presyo, sa kanila yan inalabas. Pag meron silang nakita nga, naghahanap. At yung kalakalal na yan, na umiiral dito sa ating bansa, yung buy and sell ng mga coin, mukhang maaari nga hindi kinikilala ng NGC. Kasi nga ang NGC, ano yan, international. Sila yung nagbibigay ng mga grade ng mga barya. Kaya, ipapakita ko yan ayon sa Numismatic Guarantee Corporation. Pero bago tayo tumuloy doon, ipapakita ko muna sa inyo ito dahil ang 5 piso natin na itong BSP series ay may tatlong klase. May tatlong klase din ito. Ito po yung tinatawag na Die 1, Die 2 at Die 3. Kaya guys, kung mag-correct po kayo, halimbawa 5 piso na 2005, alamin nyo po kung yung nasabing bariya na coin ay may tatlong klase para mas kumpleto at kapag i-display ninyo sa inyong bahay, mas maganda at maipapaliwanag ninyo sa magtatanong. Ito, mapunta ulit tayo sa ating libro. Ayan. Sa ibabaw niya, yung Philippines sa 5 piso, 1995, reverse types. Ayan. Basahin ko na lang guys ha. There are three main types of reverse. Die 1, very thick script of legend, cogwheel with low teeth. Die 2, very thin script, legend far from inner circle, cogwheel with high teeth. At yung Die 3, thick script, legend close to inner circle, cogwheel with high teeth. So, balik tarin natin guys yung aking mga coin at yung aking 2005. Siya po ay nabibilang doon sa Die 1. Ayan, tapos yung itong sample ko. Ito po, Die 2 po yan. Ayan, tapos yung pangatlo is Die 3. Papakita ko lang sa inyo isa-isa guys. I-close up natin yan. Ito po ang example guys ng Die 1. Ang gawin nyo lang pong panatandaan dito is yung year na 1993. Maliit po siya compared po sa Die 2 at Die 3.
Tapos yung kanyang cogwheel ay maliliit po ang ipin. Ito naman guys ang sample lang ng Daihatsu. Ayan, manipis po ang kanyang script at yung year na 1993 may kalakihan. Mas malaki po siya ng bahagya sa Daiwan sa year na 1993 ng Daiwan. Ayan, manipis po ang script niya guys. Ayan po ang palatandaan niya. Pati yung cogwheel, yung ipin, manipis po. At ito nga na pang pangatlo, yung example ng Daihatsu. Tika script po siya guys. At yung year na 1993, medyo malawak po at malaki yung kanyang numbers. Tapos yung cogwheel, yung ipin, malalaki rin siya, matataas. Ayan. Tapos yung pang-lettering niya, malaki kumpara doon sa naunang dalawa. At ngayon naman guys, diretso na tayo dito sa NGC. World Coin of Price Guide. Tingnan natin yung value ng apat. Yung mga sinabi ko kanina. Simulan natin sa 2005, 6, 7, and 8. Yung tatlong hard to fight. I-compare natin yan kung sino nga mas mataas ang value dito sa NGC. Ayun mo na kanyang composition. Nickel brass sa weight na 7.7 gram. Diameter 27 mm. Tapos sa obverse niya, head of Emilio Aguinaldo, nakaharap sa kanan. Value and date within a scallop border. At sa reverse legend, ayan, nakalagay ang Bangko Sentral ng Pilipinas at the years na 1993 at ang age description ay plain. Okay, ngayon naman, diretso na tayo dito sa may kanyang value para hindi na masyadong humaba ang ating content ngayon. Dahan-dahan lang dahil baka lumampas eh. Ito yan, sa may bandang ibaba. Ito guys, ayan, makikita nyo yung year 2004, ang ating ako is sa year 2005, kasunod 6, 7, and 8, ayan, makikita natin yung value ng apat na yan. Kukumpara natin kung sino nga mas mataas ang value, ayon dito sa NGC. Scroll lang natin yan, pakaliwa. Ito, ayan, nasisimula sa good, very good, fine, very fine, extra fine. Sa very fine guys, meron ng value 0.30. Pare-pareho silang apat. Yung 2005 hanggang 8. Pero kung natin sa extra fine, mas ayun, pare-pareho pa rin pala. 0.70 ang kanilang value. Scroll natin. Yung sumunod dyan is numeric grade na 50, 53, 55, 58, and 60. Pag natin po dito sa grade na 60, pareho pa din. $1 na sila. Taas pa natin. 61, 62, 63. Pagdating sa 63, 1.80. Pare-pareho pa rin sila. Pero pagdating dito guys sa 65, yung year 2005, ay $4 na po ang kanyang value. Tapos yung sumunod is 6. 3 lang siya. At yung tatlong sunod-sunod na yun, nasa 3 lang. So mas mataas po ng $1 ang year 2005 sa hard to find natin na year 2006, 7, and 8. Alright guys, ano po ang preba na mas mataas po ang year 2005 sa hard to find na year 2006 hanggang 2008. Until next time po, God bless you all. I'm out.